Hola, como esta? It's me again, Ma'am Kay Vlogera, for the vlog na naman ng persona for today's historia. Harap sa camera, another chika. Maraming salamat sa mga nagsundo sa akin. Hindi ko na po kayo pag-isa-isahin. Pagpalain po kayo ng may kapal. Hindi mawawala ang selfie video with Joshua. Congratulations to your new career and journey doon sa Australia. Siyempre, fast forward ang ating mga ganap sa araw na iyan. Maraming salamat, Papa Jesus, sa pagbibigay sa amin ni Kylo, ni Ate Casey at ni Baby CK. Insert honey honey. Thank you, Papa Bubay. At sa lahat ng aking buong pamilya, flex natin ang ating kalabaw sa daan. Char! Ating kalabaw talaga. Nakuhanan ko talaga ng video yung kalabaw na yon. Siyempre, excited ako manood ng Carabao kasi gusto ko rin mapanood yon ni Ate Kalika, yung totoong kalabaw talaga, yung hindi lang sa YouTube, hindi kaya sa libro. Balik na tayo sa video at kami na nga ay dumating dito sa Tagum City, o diba, basta maraming entry sa daan, Tagum City na yan. May landmark tayo, yung Island Kitchen. Ito na naman ay another food adventure ni Ma'am Kay Vlogera at ng kanyang pamilya. Dumaan po kami sa Island Kitchen. Siyempre, sa time na iyan, si Ate Kalika po ang nag-video kasi may kugus po na baby si Ma'am Kay Vlogera. Fast forward, malapit na tayo sa exciting part. Tour muna tayo sa kalsada at sa daan. Diba, tingin-tingin sa mga kulay green para gumaan ang paningin at feeling. Dito kami dumaan sa may malaking bahay na nariyan po sa video. At kami na nga ay nag-arrive dito sa Tadakoma Japanese Restaurant. Dito lang yan sa Tagum City, Davao del Norte. First time ko po rito at syempre first time din po ng buong pamilya ko. Tara, samahan niyo kami for new food adventure. Ang Tadakuma ay may malawak na parking lot. Syempre, nakatulog po si Baby Seb Carlos. Ngunit gumising din ng mga ilang minuto. I love you, Casey and CK. Insert honey honey Carlo. At yan na nga. Kami na nga ay ready na para busugin ang aming mga tiyan dito sa ating bagong food adventure dito sa Tadakoma. Flex natin ang napakagandang lugar, napakagandang restaurant nila. So, malamig po siya sa mga mata. Stress-free po yung ambience at napakalinis po ng area. Bagay na bagay po sa mga family bonding, reunions, at mga iba pang gatherings. Mag best friend, couples, sa lahat po, open po sa lahat. At syempre, welcoming po ang kanilang mga staff. At syempre, napakalamig po dyan sa loob. Napaka-cozy at syempre, i-flex natin ang napakagandang Japanese restaurant na ito. Hi, Baby Seb Carlos. Thank you, Tatay Bubay. Yan po ang ating table. Ready na. O order na ang buong pamilya. At huwag nating kalimutan i-flex ang ating menu na mga masasarap na recipe, Japanese recipe. Grabe, napakalamig po ng lugar at syempre napakasaya po ng buong pamilya. Yan po yung beverages menu at may order po si Ate Kalika. Parang unique dessert po yan, ang tawag ay mochi. Akala niya po ay pagkain po yung parang lollipop na design. Hindi ko talaga maiwasan na i-flex yung cozy ambience. Yan. Wow. Napaka-fresh. Hi, Baby Seb Carlos. Napaka-cutie mo, baby. I love you, Ate Casey and Baby CK, Amara, and everyone.
congratulations, Joshua. Si Papa muna yung may hawak kay Baby Seb Carlos para makapag-video ako kasi ako din po yung videographer ng aking sariling vlog. Rice po yung unang serve sa amin. Yan, syempre. Permission to post admin. Shoutout po kay Ma'am Norma Pereiras, yung former chairperson, chairwoman po ng Tagum Cooperative. Tagum Cooperative po yung unang-unang workplace ko. Yan na nga, na-serve na po ang California Maki na napakasarap. Tingin pa lang, masarap na. First time ko po kumain yan. Char, hindi po first time. Nakakain na din po ako ng ganyan sa Vikings. Natatakam na po akong kainin. At syempre, flex ulit natin si Ma'am Norma Pereiras. Hi, Ma'am Norma. Kami ay naghihintay sa iba pa naming order. Ang next na niserve po sa amin, ito pong yummy chop suey. Not your ordinary chop suey kasi hindi tinipid ang mga ingredients. Excited na po kami kumain kasi mabilis po yung order dito. Marami din pong customers, kaya dapat may understanding lang po tayo. At yan, na-serve na nga yung mochi na unique dessert ni Ate Casey. Ito pong sushi ang pinaka-nagustuhan, pinaka-nasarapan ni Ma'am Kay Vlogera. At syempre, lights on tayo dito. Feel light ang video natin. At next na ni-serve sa amin ay yung chicken po. Diba? Na may sauce. Nagutom na nga si Amara kaya pinakain na ni Joshua at meron na ding sinigang na isda na na-serve sa amin. Flexing yung mga pagkain natin. Shout out Banangski. Tikiman time with Tisoy Marvin kasi parang gutom na po siya. Alas 7 ng gabi na po kami dyan dumating. At syempre, yan, may pa-video na naman si Ma'am Kay Vlogera at nanalangin na nga si Ate Kalika. Simulan na ang bakbakan. Maraming salamat, Papa Jesus, for all the blessings. Always ko talaga mini-mention sa vlog ko na always thank Papa Jesus for all the blessings that we receive each day. At yan na nga, masaya po kami habang kumakain. Kain po tayo! Yan, flex natin si Baby Seb Carlos. Kinakarga ni tatay habang pinapakain po niya. Siyempre, pinakain ko po yun si Baby Seb Carlos ng itlog ng pugo mula sa chop suey na inihain sa amin. Yan po ang plato ko. At yan po si Ate Kalika. Chicken po yung kinain niya with rice. Sabi niya po, chicken mama, chicken. It's bill time or billing time. Syempre nagbayad na po kami bago kami lumabas. At thank you po kami sa mga staff. Maraming salamat. Ang rating ko po sa Japanese restaurant na ito, Tadakoma Japanese Restaurant, ay 10 over 10. Perfect. O diba, gustong-gusto talaga ni Ma'am Kay Vlogera. Perfect score. Gusto naman talaga natin perfect, pero wala talagang perfect sa mundo. Kasi nga, first time sulitin natin ang mga moments dito with Seb Carlos. Kasi si Ate Kalika nandun sa kanyang tatay Bubay. Insert honey-honey. Jumari at Tijumadi TBB. Sayang hindi kayo sumama kasi busy kayong dalawa. At yan na nga, hindi mawawala sa video yung mga paganyan ni Ma'am Kay Vlogera. Imotera talaga si Ma'am Kay Vlogera. Aura-aura si Ma'am Kay Vlogera. Thank you Papa Jesus. Nakauwi po kami ng safe and sound. God bless us all.